Magandang araw po. Salamat po sa Diyos sa isa namang mabuting pagkataon. Nagkalob sa atin. Welcome back po sa aking YouTube channel. Ako po si Junard Padua. Sa pagkataon ito, samahan niyo ako. Ibahagi ko sa inyo ang masustansyang pagkain ng Pearson fruit or aratilis. Ito po yung aking aratilis na natira sa bagyong Udit. Dalawang puno po ito dati. Ngayon isang sanga na lang natira at natumba po yung isang puno. Marami po siyang bunga, hitik na hitik sa bunga. At marami pong mga hinog. Ayan po. Ayan po mga hinog niya, mga bunga. Ito rin ang aking alagbati. Haluan natin ng alagbati para balance po ang kanyang lasa. Ito na po mga kasambahay, ang ating pong na-harvest na Pearson fruit or aratilis. At ito na rin pong ating harvest na alagbati, ating pong ihalo para hindi masyado siyang matamis. Ang aratilis kasi, tinawag ito sa Bisaya na mansanitas. Ito po ay may taglay na maraming nutrina na kailangan po ng ating katawan. Mayroon po siyang fiber, carbohydrates, protein, calcium, phosphorus, iron, at B vitamins, zinc. Ang benepisyo nito, sa marami pong pag-aaral ay may potential po siya na makatulong sa may sakit na diabetes. Dahil mayroon po siyang anti-diabetic compound na makapababa po ng ating blood glucose content. Mahusay din po na antibacterial at anti-inflammatory. Kaya mahusay po siya na namamaga at kumikirot ng mga kasukasuan. Nakatulong siya sa pag-maintain ng ating blood pressure. Nakatulong din siya sa nananakit ng ulo. Nakapababa po siya ng uric acid sa ating katawan. Kaya mahusay po siya para sa mga may sakit na gout, arthritis at rheuma. Nakatulong din siya sa pagpalusog sa ating mga utak at nakapagpalakas ng pagpangsyon ng ating mga memory. Katulong po siya sa pag-improve ng ating digestion. Sa mga may problema po sa pagbabawas, mahusay po ito ang aratilis. At panlaban din po ito sa cancer at marami pa pong iba. Ang ibahagi ko sa inyo, mga kasambahay, mga ka-healthy, ang pinakasustansya na pagkain ng aratilis. Ang gagawin lang natin, gaya na po ng palagi natin ginagawa, gawin natin smoothie. Ito pong ating harvest, nasa dalawang cup lang po ito. Ilagay natin dito sa ating lalagyan. Inugasan ko na ito ng maayos. Binabad ko sa baking soda na may tubig. Isang kutsara na baking soda, isang litrong tubig. Tapos binanlawan, ito na po siya. Pati na po itong ating alugbati, dumaan na po ito sa prasis ng paglilinis. Nasa tatlong cup po itong ating alagbati na itong ihalo natin para lalo siyang dagdag maraming benepisyo at nakabawas po ng sobrang tamis ng aratilis. Dapat kung kumain tayo ng mga matamis, haluan natin ng hindi masyadong matamis para lalo maganda ang benepisyo. Lagyan po natin ng dalawang kutsarang virgin coconut oil. Lagyan natin ng tubig. Kilati lang pong tubig. Yan po, mga sambahay, tama na po ito. Ilipat po natin dito sa ating lalagyang baso. Yan, ang sarap ng kulay. Parang abukado. Pwede natin inumin ito 30 minutes bago tayo mag-almusal. Doon po sa mga nahirapang magbawas, pwede po ninyo ito inumin isang oras bago kayo matulog. Inumin ko na mga sambahay, inum tayo. Masarap po mga kasambahay. Balance lang po ang kanyang lasa dahil nabawasan po yung kanyang tamis dahil doon sa ating lalagay na alugbati. At yung pong alugbati din, hindi na masyado siyang matapang ang kanyang lasa dahil din po sa tamis ng aratilis at lalo siyang lumasa dahil nun sa nilagay nating virgin coconut oil. Sana po sa mga may sakit ay ugaliin natin na kumain
ng mga prutas na at gulay na hilaw, mga halamang gamot para tayo ay makapagpatuloy na makarecover at makasurvive ng ating mga karamdaman. Inanyayahan ko kayo kung mayroon sa inyong mga may katanungan patungkol sa panampalataya, anumang mga tanong, mga problema sa ating pamumuhay, lahat na po na mga inspirasyon na mga message na nagbibigay pag-asa sa ating, lalo na sa ating panahon ngayon, panoorin po ninyo ang MCGI channel. Paki-like na rin ninyo at paki-subscribe, pindutin ninyo ang notification button para palagi kayo updated sa napakarami pong mga katwiran na nagbibigay kaliwan sa ating mga puso. Salamat po sa lahat ng nag-subscribe, sumuporta sa aking channel. Paki-like, paki-share, pindutin ang notification button para palagi kayo updated. Samahan nawa tayo ng ating Panginoong Diyos. Maraming salamat po sa pagbibigay niyo ng oras sa inyong panonood. Maraming salamat po sa Diyos.